Pinuntahan namin ang makasaysayang probinsya ng Ilocos Sur. Welcome to Ilocos Sur! Upang tunghayan at mapanood ang tinatawag na Dancing Fountain sa Bigan City. At maglilibot kami dito sa loob ng 12 hours. Ilan sa mga pupuntahan namin ay ang Santa Maria Church, Bell Tower, Balwarte, Calle Crisologo, at siyempre ang Dancing Fountain ng Bigan City. At ito ang aming kwento. Dadalik TV, halik at sumama sa ganda ng Pilipinas. Eleven 11:30 AM, maaga kaming nag-ride out from Ordanita to Binalonan, ay dinaanan namin si biyahe ni Gian. Walang ilaw pero makapagbigan! Pagkadating namin sa bayan ng Bawang ay inantay din namin si Lance Tamayo. Si Lance Tamayo. Ano yung intercom mo? Ano yung intercom mo? Ano yung intercom mo? Ha? Ano daw intercom mo? Fridcon, siyempre. Fridcon. Tapos the line. Shoutout pala sa Fridcon na sasalihan ko. Ako din, sali sa Fridcon. Ay, wala kaming Fridcon, baka naman. Ang ginagamit lang namin, psychic. Pagkatapos namin kumain ay nag-ride out na rin kami hanggang sa makarating kami sa arko ng Ilocos Sur. Nakarating kami dito sa Ilocos Sur ng 4:53. Wala kaming kaalam-alam na nasa likod lang pala sila Pitik Ventures at biyahe ni Marinel. Mga 30 minutes lang ang pagitan. Kaya naman mas sumaya ang aming biyahe hanggang sa mapunta kami sa Santa Maria, Ilocos Sur. Welcome to Santa Maria, Ilocos Sur! Dito sa bayan ng Santa Maria ay makikita ang makasaysayang simbahan. Ito ay orihinal na itinayo ng mga paring Agustino bilang kapilya ng Narbacan. Naging isang parokya noong 1769 na ang patrona ay Nuestra Señora de la Asunción. Muling ginawa at nilagyan ng tore noong 1810 na naging pansamantalang tuluyan ng mga misyonarong nagtutungo sa Abra, at ito ay binago noong 1863 at ang dalusdos ay pinaligiran ng malalaking bato. At ito ay kinilala bilang pambansang palatandaan ng kasaysayan. Bago kami magtungo sa bayan ng Bantay, ay kumain muna kami sa kilalang lumihan para kumain ng agahan. Ayos. So yun nga, ano, hindi makukompleto ang Ilocos Ride kapag walang Mickey. Intayon mangarin, ti Mickey. At kahit napagod at antok na kami ay di namin pinalampas makita ang makasaysayang Bell Tower sa bayan ng Bantay. Ang Bell Tower ay kilala bilang the St. Augustine Parish Church. Isa sa pinakalumang survivor na simbahan during World War II noong 1591. Ang Bantay Church ay kilala dahil sa ganda ng istruktura at disenyo na galing sa inspirasyon ng kultura ng mga taga-Europa. Ito ay pinatayo sa taas ng bundok upang makita ang posibilidad na pag-atake ng mga kalaban, kung saan dito nila nakuha ang pangalan ng bayan. Pero sa gawa ng lindol noong 2022, ito ay nasira at nagkaroon ng lamat, kung kaya hindi na maaring makapasok o magpunta sa Bell Tower. At dito natin makakausap si tatay kung saan siya ang naiwan sa taas ng tower noong lumindol. Ito po yung tinatawag na Bantay Watch Tower po. Okay. Ang namin sa po ang Watch Tower po, nagiwala yung simbahan sa kayong tower. Pag magkaliga dyan, sir, matatanong nyo lahat sa pagilid ng Ilocos Sur, Cordillera, Quirino Bridge, Metubiga, na West Philippine Sea. Kailan po yung lindol na nangyari kayo? Nataraan ng lindol. July 27 po, July ay 2022. Sabi po nila parang kayo daw po ata yung huling umalis dyan sa tower. Ako po. Ano po yung nangyari nun? Paano po kayo nakaligtas din sa... Nagdasal lang kay Mama Mary. Saka Jesus Christ bago huminto ng lindol. Apat na tahi ang ulo ko. Nataman ng kapo, mga bricks.
Sunod naman naming pupuntahan ay ang tinatawag na baluarte, isang private property from Season Family. Dito ay may entrance fee na 100 to 300. Pagplanuhan namin na 300 ang piliin namin para mas sulit at ma-enjoy namin ang lugar. Maraming mga hayop at magagandang lugar din na mapapansin dito. Pero isa sa napansin ko ay ang kilalang Golden Tower Hotel. Titingnan natin kung anong klaseng mga hayop ang nandito. Alam mo kung ano ang hayop? Hey. Yung nanunood, eh. Oh, dapat bit na si katawa ta. Ano bang hayop ang gusto mong makita dito? Yung kakayo ko. So, sasakay tayo ng shuttle. So, yun guys, meron tayong entrance fee na 100. Pwede kang mamili 100, 150 regular, 300. Pagkatapos ay papasok kami dito sa Safari Gallery. Punta ka lang sa gallery. Ay. Dahil kahit mag full storage ka, pwede pa rin dahil ito na, ito na, ito na. Kasi yung delay. Let's go, let's go guys. Silipin natin. Silipin natin. Pagkatapos namin mag-explore sa Baluarte ay diretso na kami sa Bigan City para makapaglakad-lakad sa Calle Crisologo. Aba, ayos! So ngayong gabi guys ay maglalakad kami dito sa ano, Calle Crisologo. Yan, para kaming bumalik sa pinanggalingan namin. Ano ang ating pagsubok? Pagsubok natin ngayon ay purong Tagalog lang. Purong Tagalog? Tagalog ang aming lingwahe. Sapagkat tayo ay narito sa panahon kung saan ang aming mga ninuno ay yumao. Ito ang aming kabalyero. So, ano ang iyong maiimungkahe sa ating nilalakaran? Panatilihin lamang ang kalinisan. At panatilihin ang payusan ng bawat istruktura. Magandang kaisipan yan. Ano nga pala ang iyong pangalan sa nakaraan? Crisostomo. Crisostomo Ibarra? Aba, ayos. Aba, ayos. So hanggang dito na lang ang aming kwento. Kadaligtibing nagsasabing that I can do all things through Christ who strengthens me. Kung may gusto kang puntahan, puntahan mo! Kung may gusto kang gawin, gawin mo! And be unstoppable! Yay! May gusto kang puntahan mo.
sa wala. Nagabay sa lugar na mag-isa, hanggang malimutan ang problema at magpatuloy sa aking tatana. So bawat tarihin, maraming nakilala, kaya nagkaroon muli ng pag-asa na magpatuloy sa nalimot ang pangarap. Kaya tara at samahan ako sa aking kwento. Hindi pa pipigil, hindi hihinto, lalampas sa lahat ng kurso ko. Sa paligid mo at di mahirap mo kahit nakakapagod pa. Hanggang lahat ng ito ay magagawa. Tayo ay magkaisa, tayo ay sama-sama. Sa tawag kahit tayo ay magsasaya. Kahit pa sa bundok yan, kahit pa sagat yan, basta't makita lang ang kalikasan.